Writer, PH Studio. Pa, sabi, kwenta mo sa kanila, ano, Chow, ano yung sinabi ko sa iyo nung unang encounter natin nung sa Party Pilipinas pa lang? Yes, nung Party Pilipinas po, nagkita po kami, siguro mga 8 years ago, mga 8 years ago na po yun, sabi niya sa akin, uy, alam mo ba, bakit tayong maging love team? Tapos, na-predict niya na. Hindi, natawa ako kasi sabi niya, bigla na lang niya sinabi yun na parang wala lang, wala namang pinagmulan. Bigla na lang po niya sinabi yun. Tapos nakakatuwa lang, after 8 years, oo nga naman. Saka kayo naging maging love team. Nagkatotoo, nagbilang anghel siya. At masaya, magaan talaga po yung ano niya, loob niya sa'yo. Hindi, magaan naman po talaga. Kasi alam naman po yun ang lahat. Wala naman po atang kaawa yung Kenshin sa buong gym. Eh, tama ba? Tibubay? Yes! Pero wala akong ka-love team. Pero hindi po lahat po kasi naman, in fairness naman din, kay Kenshin, ano naman siya, talagang kung ako po friend, siya po ata yung kilala kong super friendly po talaga. Parang minsan, umaabot ako sa point na parang may balak ata siyang tumakbo sa eleksyon kasi lahat kahit hindi niya kilala, mabatiin po niya talaga at saka kakakasapin po niya. Sobra po talaga si Ken, as in, ano, gina-joke nga namin siya, PR King yan. PR King! PR King! Kalaban ng CDR King. Kay Bukas na kita. Matagal na. Kenshin na po siya noon, ate. Hindi nga siya namamansin eh. Ever! Isoblado pala si Ken. Hindi totoo yan. Matagal na. Siguro mga 17 years old pa lang po ako noon, no? Pero totoo, di ba ikaw, matagal mo na ako nakikita nun sa TV, tama? Oo, bata pa lang po ako, napapanood ko na si Rita. Oo. Totoo. Sino na natanda ka sa akin? Mas nauna lang ako pumasok sa TV. Ikaw talaga. Sino ang unang nag-approach sa inyong dalawa? Si Rita? Ako po yun. Ako po. Kasi, hindi. Ako. Mas makapal mo ka ako sa'yo. Si Rita po. Si Rita nag-hi. Very friendly po kasi yan si Rita. Sa sobrang friendly niya talaga. Mababa. Woo! Ka talaga. Baka talagang magaan yung loob niya. Yan. No. Seriously speaking po, for me po, one of my realizations talaga during this pandemic is we really can't have it all eh. Na totoo yung sinabi na mention kanina ni Ken. Sa buhay, hindi naman nagmamatter yung big things eh. Yung sobrang garbo, hindi yun yun eh. Kasi, totoo, ngayon na limited na yung pwede nating magawa, limited yung pwede nating mapuntahan, limited yung pwede nating makuha. So, paano na tayo? Paano natin hahanapin yung sinabi niya ng silver lining? Nasaan siya? And, andun talaga siya sa small things. Little things, yun talaga yung nagmamatter. Meaning, family, paano ba yung relationship mo with your loved ones? Ano ba talaga yung nagmamatter sa'yo? Ano yung, makikita mo ano talaga yung importante? Kasi po, dati, syempre, pag yung busy pa yung world natin, parang lahat kaya natin kunin eh. Kung hindi man natin ma-afford, gagawa tayo ng paraan. Hindi, kukunin ko yan. Makukuha ko to. Pero ngayon na lahat tayo, hindi pa natin yun pwede kunin ngayon. Back to base. So, ano naman yung meron tayo ngayon? Magiging masaya ka pa rin ba doon? So, feeling ko, yun po yung natutunan ko dito na natutunan ko na kahit ito lang, na maging masaya ka at maging kontento ka sa kung anong meron ka.